Mabuting araw mga bata! Ako ang iyong Teacher Valen para sa Edukasyon sa Pagpapakatao 6. At ang ating leksyon para sa araw na ito ay ang pagpapakita ng kahalagahan ng pagiging responsable sa kapwa. Alamin, pagkatapos ng aralin ito, ikaw ay naasahan na maipapakita ang kahalagahan ng pagtupad ng pangako o pinagkasunduan, mapanatili ang pagiging mabuting kaibigan, makatutupad sa pangakong binitawan o pagiging matapat. Balikan, panuto, suriin ang pahayag sa bawat bilang. Sulat ang SA kung ito ay nagpapahayag ng pagsang-ayon at DS kung hindi. Sa unang tanong, ang pagsisinungaling, maliit man o malaki, ay tinuturing na mali at kasalanan. Ano ang sagot sa unang tanong? SA, magaling! Ikalawang tanong, ang katapatang nakikita sa tao ay hindi nagiging daan para makapagpabago ng iba. Ano ang sagot sa ikalawang tanong? Magaling! Ito ay DS. Ikatlong tanong, kapayapaan sa isip at damdamin ang dulot ng pagsasabi ng katotohanan. Ano ang sagot sa ikatlong tanong? SA. Tama! Ikaapat na tanong, hindi na kinakailangan ang tiyak na impormasyon o datos sa pangangalap ng katotohanan. Ano ang sagot sa ikaapat na tanong? DS, magaling! Kalamang tanong, ang pagkalito, takot at pagsisisi ay ang mga maaaring maramdaman sa tuwing siya ay nagsisinungaling. Ano ang sagot sa ikalamang tanong? Tama, SA. Bakit mahalaga ang pagiging responsable sa lahat ng bagay? Mahalaga ang pagiging responsable sa lahat ng bagay upang makuha mo ang paggalang at pagmamahal ng kapwa bago magpasya, magsalita o kumilos. Pagtupad sa pangako o kasunduan, simbolo ng pagkamapanagutan. Ang pangako o kasunduan ay may kaagibat na malaking responsibilidad na rarapat gampanan ng isang individual, sapagkat may taong umaasang tutuparin ito. Dito rin nakasalalay ang buong pagtitiwala at kasiguraduhan ng bawat ugnayan. Mahalaga ang pagtupad sa bawat pangako dahil ang isang ugnayan na mayroon nito ay tiyak na napapanatili ang pagiging magkaibigan at nagtatagumpay. Makararamdam ang taong pinangakuan ng kapanatagan ng kalooban dahil sa pagtupad ng pangako. Ating tuklasin, may babasahin akong kwento na pinamagatang Paninindigan sa Pangakong Binitawan. Narito ang kwento. Ang mga mag-aaral ni Binibining Robles sa ika-anim na balitang ay nagkaroon ng makabuluhang talakayan ukol sa kahalagahan ng pagtupad ng pangakong binitawan. Binigyang diin ng guro ang pagpapakita ng katapatan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang salita bilang tanda ng pananagutan sa ating kapwa. Si Jim Boy ay isa sa mga mag-aaral ni Binibining Robles at palagi niyang isinasabuhay ang paalala ng kanilang guro. Minsan ay kinailangan niyang gumawa ng kanilang takdang aralin. Ngunit, wala siyang magagamit na diksyonaryo upang masagutan ito. Naisipan niyang magtanong sa kanyang matalik na kaibigang si Ostina kung mayroon siyang mahihiram na diksyonaryo upang makagawa siya ng kanyang takdang aralin at nangakong ibabalik ito pagkatapos niyang gamitin. Mahirap lamang ang pamilya ni Jim Boy, ngunit lumaki silang magkakapatid na masinop at maingat sa kanilang mga gamit. Si Twinay, lagi nang paalala ng kanilang mga magulang na maging maayos sa kanilang mga kagamitan lalo na kung ito ay hiniram lamang dahil ito ay kanilang pananagutan sa kanilang kapwa. Maliban pa dito,
lagi din silang sinasabihan na matutong tumupad sa kanilang pangakong binitawan upang mapagkatiwalaan din sila ng sinuman ng kanilang kausap. Nakahiram nga si Jimboy ng diksyonaryo sa kanyang matalik na kaibigan at sinimulan na niyang gawin ang kanyang taktang aralin. Nang sumunod na linggo ay kinailangan niya muling gumamit ng diksyonaryo para naman sa kanilang proyekto. Ngunit gaya ng ipinangako niya sa kanyang kaibigan, ibinalik niya muna ito matapos gamitin. Palagi niyang tinatandaan ang sa tuwing na ipaalala ng kanyang guro at magulang na kapag nangako ay mahalagang tuparin ito bilang tanda ng iyong pananagutan sa kapwa. Ang bawat salita na ating binitawan ay marapat nating pangatawanan upang sa gayon ay mapatunayan natin ang katapatan at maipakita ang dangal sa ating sarili. Labis na ikinatuwa ng kanyang kaibigan at lalo't higit ng kanyang mga magulang ang ginawang pagtupad ni Jimboy sa kanyang binitawang pangako. Isa ka talagang mabuting kaibigan at tapat sa iyong mga pangako, sambit ni Ostina. Maraming salamat! Tinutupad ko lamang ang laging paalala at parangal sa akin ng aking guro at magulang na matutong tuparin ang anumang pangako na ating binitawan, tugon naman ni Jimboy. Nalaman din ng kanyang guro ang magandang pag-uugali na ipinakita ni Jimboy at binigyan siya ng natatanging pagkilala sa kanilang paaralan upang magsilbing halimbawa sa iba pang kapwa niya mag-aaral. Ang mga batang kagaya mo ay dapat nakilalanin at ipagmalaki sapagkat sa iyong murang edad ay naipakita mo ang pagpapahalaga sa pananagutan mo sa iyong kapwa sa pamamagitan ng pagtupad ng iyong binitawang salita, wika ni Binibining Robles. Maraming salamat po sa patuloy na pagpapaalala sa amin ng mga kabutihang asal gaya ng pagkakaroon ng paninindigan sa mga pangakong aming binibitawan, sambit ni Jimboy. Masayang umuwi si Jimboy sa kanilang tahanan noong araw na iyon at ibinalita sa kanyang mga magulang ang ginawang pagkilala sa kanya sa kanilang paaralan. Labis kaming nagagalak sa iyong pagiging mabuting bata na marunong tumupad sa iyong mga pangako. Tunay na ipinagmamalaki ka namin anak, wika ng kanyang magulang. Bilang gantimpala sa kanyang pagiging mabuting anak, ay niregaluhan siya ng bagong diksyonaryo ng kanyang tatay upang may magamit siya sa kanyang pag-aaral. Anumang oras na kailanganin niya ito. Tuwang-tuwa si Jimboy sa natanggap na regalo at nangako na mas lalo pa niyang pagbubutihin ang kanyang pag-aaral. At sa tuwing ay isasabuhay niya ang pagtupad sa anumang salita na kanyang bibitawan bilang tanda ng pananagutan sa kapwa. Suriin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa kwento. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Si Jimboy, magaling! Ano ang kinailangan niyang hiramin upang makagawa ng kanyang taktang aralin? Ano ang sagot sa ikalawang tanong? Isang diksyonaryo, tama! Natupad ba ng pangunahing tauhan ang pangakong kanyang binitawan? Ano ang sagot sa ikatlong tanong? Opo, naibalik niya ang hiniram ng diksyonaryo sa kaibigan, mahusay. Kung ikaw ang tauhan sa kwento, gagawin mo rin ba ang ginawa niya? Bakit? Opo, na kailangan maging tapat at tumubad sa pangakong binitawan upang mapatunayan ang katapatan at dangal sa sarili. Mahusay! Kalimang tanong, anong magandang katangian ang ipinakita ng pangunahing tauhan sa kwento? Ang mabuting katangian ng tauhan sa kwento at maging matapat at tumupad sa pangakong binitawan. Mahusay! Pagyamanin. Independent Assessment 1. Panuto. Tukuyin ang bawat larawan at pahayag. Lagyan ng check ang kahon kung ito ay nagpapakita ng kahalagahan sa pagtupad sa pangako o pinagkasunduan at X kung hindi. Sa unang kahon, pagdarasal at pagsisimba sa takdang oras at araw. Ito ba ay check o X? Magaling, ito ay check. Sa ikalawang kahon,
pagtupad sa pangakong hindi na mahuhuli sa flag ceremony? Ito ba ay check o ekis? Tama, ito ay check. Sa ikatlong kahon, walang balak sa pagsasaoli ng libro sa kaklase. Ito ay check o ekis? Mahusay, ito ay ekis. Sa ikaapat na kahon, pagtapon ng basura sa tamang lugar o tapunan. Ito ba ay check o ekis? Mahusay, ito ay check. Sa ikalimang kahon, hindi ipagpansin sa taong hinihiraman ng pera. Ito ba ay check o ekis? Mahusay, ito ay ekis. Independent Activity 2. Panuto. Piliin at isulat sa iyong sagutang papel ang limang narapat taglayin upang mapanatili ang mabuting pagkakaibigan. Ano ang iyong mga sagot? Matapat, mahusay. Matulungin, ito rin nga ay isang narapat taglayin upang mapanatili ang mabuting pagkakaibigan. Mapagmahal, mahusay. Magalang, ito nga ay narapat taglayin upang mapanatili ang mabuting pagkakaibigan. At ang panghuli, responsable, napakahusay. Paano nga ba natin masabi na tayo ay responsable sa ating kapwa? Alamin muna natin ang ibig sabihin ng responsable. Ating isaisip na ang responsable ay ang pagkakaroon ng obligasyon na gawin ang isang bagay. Ito ay ang pangangalaga sa isang tao bilang bahagi ng tungkulin ng bawat tao. At ito rin ay tumutukoy sa pagtupad ng iyong mga tungkulin na kailangan mong tugunan. Naipapakita natin ang pagiging responsable sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, ang pagiging responsable ay ang pagtupad sa pangako o pinagkasunduan. Ang pagtupad sa pangako o kasunduan ay tanda ng pagkamapanagutan dahil ang taong responsable ay ginagawa ang kanyang sinasabi. Laging isipin na ang pangako ay pangako. Walang simple o komplikado o mahirap o madaling gawing mga pangako. Dahil ang laging nakabigkis sa ating mga salita ay ang pananagutan sa pagtupad nito. Ikalawa, mag-isip munang mabuti bago magbigay ng pangako. Yun lang kaya mong gawin ang ipangako. Sabi nga, huwag mong ipangako ang buwan kung hindi mo ito kayang ibigay. Ikatlo, laging pag-isipan na bawat pangakong ibinibigay sa iba ay kontrata din sa iyong sarili. Higit sa lahat, ayaw nating mapahiya sa iba. Kaapat, maghanda rin sa mga hindi maiiwasang pangyari na maaaring maging hadlang sa iyong ibinigay na pangako. Halimbawa, ikaw o ibang kasapi ng pamilya ay nagkasakit, mayroong biglang problema sa tahanan o paaralan, at iba pang mga pangyaring hindi maiiwasan. Kapag nangyari ito, buong katapatang humihingi ng paumanhin. Tandaan na ang pagtupad sa pangako ay larawan ng iyong katapatan sa kapwa. Higit sa lahat, ang pagiging mapanagutan sa pagtupad ng pangako ay tanda ng mabuting pagkatao o karakter. Ang karakter ang nagpapatibay sa pagkakaroon ng tiwala na bunga ng pagiging mapanagutan. Ang iyong salita ay mahalaga. Tuparin ang bawat pangako. Ito ay hango sa Batayang Aklat, Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon 6, pahina 43. Ikalawa ay ang pagiging responsable ay pagpapahalaga ng pagpapanatili ng mabuting pakikipagkaibigan. Ang matapat na kaibigan ay tunay na maasahan, lalo na sa oras ng kagipitan. Ang pagmamahalan sa kapwa ay nagpapatibay ng pagsasamahan at pagkakaibigan. Narito ang mga halimbawa ng pagpapanatili ng mabuting pakikipagkaibigan, ang pagbisita sa mga kaibigan na may sakit, ang pagdalo sa mga mahalagang araw ng kaibigan, ang pagbibigay ng tulong kapag sila ay nasalanta ng bagyo. Ang kaibigan, sila ay ang hindi basta-basta mahanap. Sila rin ay hindi maaaring
pagkakita mo sa isang tao ay mararamdaman mo na magiging malapit kayo sa isa't isa. Ang kaibigan ay dumadaan ito sa isang mahaba at masalimuot na proseso. May mga uri ng pakikipagkaibigan. Una ay ang pakikipagkaibigang nakabatay sa pangangailangan. Ikalawa ay ang pakikipagkaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan. At ang ikatlo ay ang pagkakaibigan na nakabatay sa kabutihan. May mga bagay na naidudulot ng pakikipagkaibigan sa pagpapaunlad ng ating pagkatao. Una ay nakalilikha ito ng mabuting pagtingin sa sarili. Natutuhan kung paano maging mabuting tagapakinig. Natutukoy kung sino ang mabuti at hindi mabuting kaibigan sa pamamagitan ng mga tunay na kaibigan. Natututuhang pahalagahan ang mabuting ugnayan sa pakikipagkaibigan sa kabila ng ilang hindi pagkakaintindihan. At nagkakaroon ng mga bagong ideya at pananaw sa pakikipagkaibigan. Ikatlo, ang pagiging responsable ay pagpapakita ng pagiging matapat. Ito ay pagiging totoo sa sarili o sa kapwa. Narito ang mga halimbawa ng pagpapakita ng pagiging matapat. Ito ay ang pagsasabi ng totoo. Hindi na ngopya sa klase. Hindi naloloko o nandaraya. Hindi nagsisinungaling. Laging tandaan na ang desisyong yumakap sa katotohanan o pagiging matapat ay bunga ng sarili nating pagpapasya. Wala itong katumbas na halaga, ngunit hindi kailanman mabibili ng salapi. Laging isaisip na ang katotohanan ay hindi nilikha ng tao. Nag-iisa lamang ito at hindi kailanman mababago ng panahon o lugar. Tayahin, panuto, basahin at unawain ang mga sumusunod na sitwasyon. Piliin at isulat sa iyong kwaderno ang titik ng tamang sagot na nagpapahayag ng wastong gawain na dapat isagawa sa bawat pangyayari. Maaaring i-post ang video para magsagot sa mga tanong. Narito ang mga susi ng pagwawasto. Narito naman ang mga karagdagang gawain, panuto. Sagutan ang crossword puzzle batay sa mga nakatala sa ibaba. Maaaring itong ipasa sa inyong mga guro. At dyan ang tatapos ang ating leksyon para sa araw na ito. Sana may natutunan kayo ngayong araw na to. Hanggang sa muli, paalam!